Nakakausap po natin ngayon si Violeta Gumba. Si Ma'am Violeta ay taga Barangay Taberna, Palompon, Leyte. Ma'am Violeta, magandang umaga po. Magandang umaga po, sir. Okay. Meron pong isang porte dyan sa inyong barangay na sobra-sobrang idinudulot na problema sa inyo, malangaw, mabaho, at matagal na ito na problema, tama? Tama po, sir. Okay. Almost years na po. Years na? Almost 8 years. 8 years? Opo. Okay, so ibig sabihin, 8 years na po kayo nagtitiis? Opo, sir. Okay. At ang may-ari po nitong poultry ay isa pong vice mayor? Opo. Vice mayor po na inyong lugar? Opo. Dito si Maya Palompon. Okay. At ito po ay naiparating nyo na sa mga kinaukulan, halimbawa sa inyong barangay chairman and then sa munisipyo. Tama? Opo, alam na po, sir. Alam niya. So, gumawa na po. Gumawa na po na? Gumawa na po ako ng action sa ano sa mayor. Nag-tema na po yung mga ano namin dito, yung mga kapitbahay ng complaint letter. Complaint letter, okay. Para sa ano yung mga nag-meet na po namin dito sa mayor's office. Okay, pwede bang pakiayos natin yung signal ni ma'am? Alright, tawagan natin si ma'am. Ang sinasabi ni ma'am na complaint letter, ito ay may petsa na January 15, 2021. Okay? At kung tama ba itong pagkabasa ko, medyo malabo. January 12 ata, sorry. At meron pong mga petitioner dito. Ilan sila? Mahigit 82 to be exact na nagre-request at the same time sa tanggapan ng mayor na kung pwede aksyonan itong problema na napagkatagal ng panahon, walang nagagawa yung mga kinaukulan. Ma'am Violeta? Opo. Ayan. So, ito po yung... Sir? Ma'am. Ma'am. Yes, sir. Opo. Opo. So, nagpadala po kayo ng sulat January 12, tama ho ba, 2021? January 12 po, nag-inspection yung health officer doon sa aming barangay. Okay, anong nangyari tapos ng inspection po, ma'am? Ma'am, naano na po doon sa office ng mayor po. Nasa office of the mayor na po yung naging finding sa ginawang inspection. May ginawa na po mga action po. Ano po yung ginawa nilang action? Ano na po sila, yung mga tao, yung vice mayor, dito, no? Daw, naglagay lang na po, no? Nang dikit na mga okay. Pakitawagan ulit. Okay. Maghanap ng magandang location. Eileen Swan, Sanitary Inspector ng Rural Health Unit ng Palompon, Leyte. Magandang hapon po, Ma'am Eileen. Yes, yes, good morning po. Kayo po good ba? Good morning po. Opo, good morning. Nag-work po kayo sa munisipyo? Yes po, Sir Rafi. Opo. Madam, ito pong poultry ni Mayor, Vice Mayor, na HS na po problema. So, nag-report na po dyan sa Office of the Mayor at nagpadala naman na po ng inspector. Siguro kasama yes. Kayo doon. Yes, yes, sir. Opo. Pero patsi-patsi lang po ang ginawang pagbigay solusyon sa problema nila. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung mga langaw sa pagpipirwisyo sa kanilang mga bahayan. Yes, yes, sir. Sir, pwedeng mag-ano? Ma'am. Hello, sir. Pwedeng mag... Explain. Sige po. Okay. Okay. Actually, yung poultry farm ng ano ng Vice Mayor, totoong ano matagal na. Pero na lang kami naka-receive ng ano, na lang kami naka-receive ng complaint through the Office of the Municipal Mayor. Tapos pag receive ko agad ng mission order from office order from our Municipal Mayor, pumunta kami agad doon sa area. Ako at saka yung ibang mga staff ng ano
na may kinalaman sa environment. Okay. So doon nag-inspection kami sa mga households na affected, particularly sa mga household ng Sitio Kagma, Barangay Taberna, Palumpon Leyte. Tapos doon, nakita namin talaga yung mga langaw. Okay. Sa labas at sa loob ng kanilang mga bahay. Okay. Yes, sir. So ano pong naging ano po yung ginawa niyong aksyon? Yes, sir. Yung pinagsabihan namin sila na sa dapat may community din, may community participation. Ma'am, define community participation. Yung dapat sa part nila, sir, mag-ano din sila, like for example, yung mga household refuse nila, yung mga garbage na possible breeding places ng mga flies, dapat din sila may may regular na pag disposal, paper okay. collection sa kanilang disposal. Ma'am, ibig sabihin na may problema talaga dito yung mga residente, hindi po yung poultry. Hindi, sir. Yun lang sa part nila. Tapos namin ang inspection sa mga household, pumunta kaagad kami doon sa poultry na sinasabi nila. Kasi nakalagay doon sa late letter of complaint nila na... Ma'am, paiksihin ko, ma'am. Then, okay. Mamaya kausapin ko si Mayor. Ma'am, marami po kaming alam na mga poultry. Okay? Yes, sir. Na hindi naman inireklamo dahil sumusunod sila sa mga patakaran sa pagkakaroon ng poultry. Yes, sumusunod sila doon sa isinet na patakaran ng mga taga-health department ng munisipyo. Yes, so dito, yes, very clear, itong si Vice Mayor, yung poultry niya, hindi sumusunod sa patakaran, kaya nagiging ganito ang problema. Di ba? Yes, sir. Huwag niyo po sisihin yung mga residente, sisihin niyo po yung poultry. Wala, sir. Hindi ako nagsisihin. Yung part lang ng intervention na ginawa ko. No, ma'am. Before niyo po sisihin yung mga residente, sisihin niyo po muna yung poultry. Kasi nandiyan yung... Yes, sir. Pinuntahan ko. Kasi doon, ma'am, sir, for the past 8 years, yan ay po yung problema ng mga residente. So, ang the best solution sa nakikita ko dyan is si baki nila yung poultry, ilipat na lang sa malayong lugar na kung saan walang mga residente. Yes, sir. Diba? Kaysa naman sisihin mo yung mga residente kasi hindi kayo, wala kang ginagawa proper disposal ng inyong mga basura, hindi kayo naglilinis na inyong backyard, kaya dumadalaw dyan yung mga langaw. Ma'am, kaya dumadayaw yung mga langaw sa mga bahay-bahay na yan sapagkat marumi po yung pinanggagalingan ng langaw at yung mga langaw, kailangan meron silang pupuntahan at talagang pupunta at pupuntahin sa mga kabahayan kahit anong gagawin mo. Excuse me, sir, with due respect, hindi ko sinisi yung mga sir, household, yung sa part lang nila. Alam ko, sir, na ganun ang problema. Tapos, to validate their complaint, hindi lang yung mga households in-inspect namin. Ma'am, sorry, ma'am. I'm very sorry. I really apologize. Yes, sir. Okay, sana, sir, ma'am, ang gusto ko marinig doon na sabi mo, malangaw eh. Pinagsabihan na namin sila yes, na binigyan namin sila ng tanning itong poultry ni Mayor, ni Vice Mayor, na kapag in 1 week hindi nila naayos yung problema, papasalan namin sila forever. Ganun po dapat. Huwag yung, kasi ito mga kabahayan, hindi sumusunod sa mga proper garbage disposal, etc. Mayor Myra Arevalo ng Palumpon Leyte. Magandang umaga po, Mayor. Hello, magandang umaga po, Sir Rafi. Mayor, ito pong poultry ni Vice Mayor Ramon Oñate, 8 years na inireklamo ng mga residente sa Barangay Taberna at talagang sobra-sobrang perwisyo ito idinudulot sa kanila. Opo. At na-inspect na ho pala ng inyo pong health inspector at nakita talaga yung problema. So ma'am, pwede ba? Pasalanan lang natin to? Okay, so ito po yung pwede ko pong isabihin muna ko ano yung mga nangyari. Nung isang gabi po, nakatanggap po ako ng mga messages sa messenger ko na ang daming ang pictures nitala. So nung gabi pa lang ho, is na gumawa na ako ng order for the sanitary inspector na pumunta doon, picturean pati yung mga bahay, pumasok doon sa farm at ginawa po niya lahat 'to and then gumawa po siya na meron po siyang mga recommendation regarding this. Nalaman ko po kahapon na nag-text pula yung isang konsehal, kasi yung konsehal kasama ni Vice Mayor, nag-text po doon na magpa-fogging daw sila doon sa farm. So, para siyang nagpapaalam or nagsasabi na magpa-fogging para daw mawala yung mga flies.
eh, alam naman po natin na yung fogging, hindi po yung nakakawala ng namok, anang langaw. Kasi okay, sa panandali, ang solusyon lang yon. Alam naman natin na ang talagang dapat, from the very start of the harvest, kasi kada harvest pala ito nagkakaproblema. Mm. So, from the very start of the harvest, meron na silang measures, sanitary measures na ginawa para okay, hindi makawala yung mga langaw. At ano po yung sanitary measures, ma'am? Yung, ang alam ko po kasi, totoo po yung sinabi mo, marami pong poultry na hindi naman na nireklamo ng mga tao kasi hindi naman po nila langaw. Isa po sa tinanong namin talaga doon, kasi may talagang residente na pumunta sa akin at nagreklamo, nagsabit ng mga pictures. Sabi kong ganun, matagal na pala to. Bakit hindi niya nireklamo? Take note po, Sir Rafi, ako naging mayor ako 2019. Apo. Ito pong vice mayor, is mayor po siya dati. Nung 18 years na kasi siyang mayor, bumalik siya. Bumalik siya ng 2010. Magkasama po kami noon. And then po, okay, may poultry siya. Matagal na palang problema ng mga tao. So, tinanong ko talaga, at yun din ang tinanong ng sanitaryo namin na si Aileen, tinanong po niya yung mga tao, bakit ngayon lang po kayo nagre-reklamo? Bakit dati hindi kayo nagreklamo? Pare-pareho ang sagot. Takot kasi kami, kasi mayor siya dati. Takot kaming magreklamo. So, ngayon, mas grabe daw din po yung reklamo, mas grabe yung mga langaw ngayon na pupunta sa mga bahay nila. Kaya naglakas na loob na silang nagreklamo sa akin. At saka nakita po nila na nung gabi pa lang na nagreklamo sila, sinagot ko sila, sabi ko, sige, I will do something about it. Sorry, pwede mama, paparinti tayo mabusan ng oras. So ano po yung inirekomenda nyo pong solusyon para sa problema ito? So may recommendation dito yung aming sanitaryo, pero sabi ko, I don't think it is enough. Kaya po kanina, nagpuusap po kami, hindi po kayo tumatawag, nag-meeting na po kami nung sanitaryo at saka nung RHU namin, nung aming doktor. Sabi ko, you have to go back there. Ipaalam nyo sa mga tao kung ano yung ginagawa natin. And then, you know, one of the recommendations, pag hindi po nila na-correct yung ginagawa nila, kasi parang ang sinasabi po din ng barangay captain doon na mawawala din naman yung langaw, 2 days lang. Sabi ko, hindi 2 days, kasi kung alam niya yung life cycle ng langaw, mga 2 weeks yata yan, yung langaw. So sabi kong ganun, tsaka hindi yan ganun kadali magwala, lalo na po mahirap. Ma'am, sorry. Baka we're gonna run out of time. Ito po sana ang rekomendasyon ko. H's na po, naging kalbaryo po sa mga residente yung poultry na yan. Enough is enough. Ipasala na po yan. Ilipat na lang po sa malayong lugar na wala po mga residente. Please lang. Dahil kapag hindi niyo po ginawa yan, ma'am, ako po ipupunta sa national, sa DNR. Mapapasala po yan. Actually po, sir, ang recommendation po namin karon ngayon is i-revoke po namin talaga yung sanitary permit at saka yung business permit. Isa po yun sa recommendations namin. Kasi babalikan nila, kasi po yung sanitaryo, nakabigay siya ng 5 days. Sabi ko, hindi, kailangan mong balikan doon. Kasi hindi enough yung 5 days. Yung 5 days, papasuffer mo yung mga tao doon sa barangay for 5 days just because hindi sila makakomply. Kailangan makomply nila kaagad. Tsaka 8 years na po ito. Correct. Totoo lang po, yung poultry nyo po, pagka nakita nyo, nandyan po sa highway. Oh. So, hindi po dapat, ang alam ko, hindi po sa highway ang poultry. So, matagal na po ito. Okay, so ma'am, in short, pwede ba magbigay na kayo ng cease and desist order right now? Sir Rafi, dadaan ako ng process. Dadaan po ako, ayoko pong ma-technical kasi kaaway ko po ito sa politika. Ayoko sabihin na politika. Okay. Dadaan po ako sa process. Lahat ng gagawin natin, dadaan sa process. Pero if it comes to that, yes, we will give the cease and desist order if it comes to that. Dadaan po kami sa process lahat. First thing first is, yun, tinawag ko po, pupunta po sila doon, babalik po ngayon doon yung ating sanitaryo. Ma'am, sorry, ma'am, hindi kayo mapupulitika kasi po meron naman mga complainant. Yes, gamitin niyo po yung mga nagreklamo, total in black and white naman, no? 82 na mga residente, plus kami po dito sa Idol in Action, politik ba yan? Lalo na ako, hindi ako sumasaw-saw sa politika, issue politika. Oh, pag sinabi ni Vice Mayor na mumulitika ka, sasanggain kita. Sige po. Salamat po. Okay. Sige po, gagawin po namin lahat na okay, para masolusyonan. Ma'am, gusto ko po shortcut, ma'am. Pasal, dahil kung hindi, ma'am, sorry, ma'am, alam ko, ma-action ka na. Aakit po ako sa DNR, sa National, and then mapapasalayan si Vice Mayor, mapapayayan. Opo. Kasi, ma'am, tama na po yung 8 years na kalbaryo na dinaranas po ng mga residente dyan. Enough is enough, sabi ko nga kanina. Opo. Sobra na, tama na, puno ng salop. Opo. Okay, ma'am? Abuso na yan, pang-abuso na yan ang ginagawa po ng
kung sino man yung may-ari diyan, kung sino man yung nagpapalakad ng pulte na yan. Okay, ma'am? Mayor? Opo. So, Mayor, ma-expect po namin by next week, ma'am, by Monday. Masusolusyonan na po namin to. Salamat po, Mayora. Opo. Mayora, sangga kita kapag halimbawa si Vice Mayor papalag-palag dyan. Oh, tulungan kita. Pagdating ng eleksyon, sasabihin ko, oh, mga taga Leyte, Palumpon Leyte, alam nyo na kung sinong dapat hindi butuhin at sinong dapat babutuhin. Ma'am, promise, gagawin ko yan. Sabihin ko ito, wag nyo iboto to kasi for 8 years na, ha, pinaparusahan kayo. Nagamit yung kanyang pwesto. Ha? Nagamit ang kanyang pwesto at dahil sa kanyang pwesto, natakot kayo, pinabayaan nyo na lang na mamayagpag yung kanyang pamimirwisyo. Oh. Ako po bala. Salamat po si Rafi. Samantalang itong si... Tulong po ito, malaking tulong. Kasi po, dahil po sa inyo, isa po yan sa rason, yung show nyo po, nagkakaroon po ng tapang yung mga tao na magsumbong. Kaya kami po din, ako at nakaupo rito, kailangan po namin ng mga taong katulad nyo. So salamat po talaga na sa pagtulong nyo sa mga residente namin kasi malaking bagay po na kayo po ay tumutulong din sa mga residente namin. Salamat po. At sasabihin ko rin po sa mga taga Palumpon Leyte, nang dahil kay Mayor Myra Arevalo ng Palumpon Leyte, nasolve yung problema ninyo. Diba? Hindi ma'am, totoo. Isasolve ko pa po. Hindi ma'am, sasabihin ko yan. Sabihin ko, pagdating ng eleksyon, sasabihin ko, alam niyo na kung sino iboboto, sino hindi iboboto. Di ba? Ma'am, promise. Okay? Sige po. Salamat po. Monday, ma'am, babalikan namin sa kayo. Hopefully, okay na po yung problema, madam. Ha, Mayor? Okay. Salamat po. Thank you po. Okay. Ayan. Ma'am Violeta? Yes po, ayun po. Ma'am, by Monday, hopefully, tapos na po yung problema. Ipapasa na po yung poultry na yan. Na 8 years na pala na may miruisyo sa inyo. Opo. Yan, totoo po yan, sir. Ayan. Sige po, Ma'am Violeta, usap-usap ulit tayo, ha? Sige po, sir. Maraming salamat po sa tulong, sir. Thank you po.